tutorial na naman to, or isa pong tip lang. Hindi, kasi maraming tayong mga video ginawa na kinalas natin, bilik natin. Ngayon ito, yung mga simple tips na lang na tips, brother. Kasi iba, ang problema daw, stack up daw. May video na tayo po ninyo eh, yung sa rotary hook daw, ayaw daw umikot. Ayaw daw umikot tong pinaka handwheel kasi daw nabalian daw ng karayom. May video po tayo yun na naipitan ng sinulit o karayom yung rotary hook. Ngayon, pag ano po nangyari, at syempre itong handwheel natin eh nag-stack up, matikas ay na umikot. Ngayon, ito lang po ang gagawin natin dyan. Ito lang kasi nagpapunction dyan. Maliban, kasi merong iba kasing software, mahilig maglagay ng ano dito. Minsan, di ba merong may goma dito sa taas. Goma, dito. Kung makita nyo dito, dito po. May takip tong goma eh. Iba kasi, iba naglagay dito ng karayom dito. Eh, minsan, lumulusot sa loob. Nasa needle bar po. Needle bar yun eh. Yun, naiipit yun. Isa yun, kaya huwag kayo maglagay sa ibabaw nito. Ibabaw nito ng ano, ng mga lumang karayom o yung pin. Papasok po dito sa needle bar. Yan po yung mga sandi ng naiipit at nag-stack up. Ngayon, yung dun sa sinasabi ng isang nag-comment sa atin, matigas doon yung handwheel niya kasi pati yung sa rotary hook daw. Sabi ko, panoorin yung video nating isa. Ngayon, ito, ito yun. Ito yung sinasabi ko sa kanya. Yung rotary hook na to, yan. Yan po. Alisin natin yung bobbin case natin. Pag naipitan po ito, ito, matigas yan. Ito. Ito, matigas yan. Hindi yan gumagalaw. Pero ito, oh, walang butyan kasi wala siyang ipit, di ba yan? Oh. Nagagalaw siya, di ba? Nagagalaw. Yan. Yan, di ba? Nagagalaw yan. Tignan niyo po, di ba? Pero pag naipitan yan, steady yan. Pag inikot yan, sabay yan. Kasi may nakipit na siya, no? Ang gagawin lang po natin, yung mga simple tips natin, ito yung kanyang finger. Mayroon na akong video yan eh. Ito yung ating finger, yung sa ilalim. Kung makikita nyo, yan. Inaalis po yan. Luluwagan natin yung tornil nyo na to, then, pwede nyo ito, pukpukin na paunti-unti. Yan po yung mga sanhi ng mga naiipitan. Yan lang naman po yung problema niyan pag huminto na stack up. Dito lang sa rotary hook lang naman. Ngayon, de, pag natanggal yung sinulid o kaya yung nabaling karayom, lumuwag na siya, patakan nyo ng langis muna para magkaroon siya ng konting dulas. Then, apakan nyo muna siya ng walang bobbin case. Pag naapakan nyo ng mga 1 minute lang, kabit nyo na yung bobbin case, okay na. Pasadaan nyo na. Yan po yung mga simple tips lang naman. Yan yung duktong-duktong natin ano, pala yung connection lang. But pag ang makina natin is stack up, langis-langis lang, langis dito, yan lang. Parepas na naman din ang one yan, mechanism ng single needle. Yan lang po yung mga simple tips, tips brother. Regarding po dun sa mga, siyempre, yung na-stack up. At hindi lang po yun. Minsan nakala nyo, stack up na dun na sa rotary hook. Minsan bigyan ko yan ng tip. Matatim mo na. Wait, naitip. Okay. Then bigyan ko yan ng another tip ulit. Ito, hindi napapansin ng iba to. Yan. Meron kasing ibang tumatahi. Ni-stack up daw. Yun pala, yung dito sa rewinder niya, di ba meron itong, may sinulid to eh. Minsan, hindi napapansin, tumatama dito yan. Umiikot dito yan sa belt. Umapasok dito sa loob yan ng belt. Habang umikot-umikot yan, kumakapal to. Yung sinulid niya, umikit na dito. Hanggang sa tumigil na.
Akala nyo, na-stack up na rin pala. Naikiran na pala tong loob ng handwheel nyo. Tsaka ng belt. Kasi, eto, nasa loob nito ng handwheel. Siyempre, kada ikot, lumaki ng lumaki yung ikot niyan hanggang sa itong belt naging banat na siya. Kaya hindi ayon siya tumakbo. Yun minsan ang mga sakit niyan. Kaya ang gagawin ninyo, tatanggalin nyo lang itong belt. Tsaka gunting lang, gumupitin nyo para matanggal nyo sinulin. Yun ang lagi nyo titignan minsan. Kala nyo, stack up na yun pala. Naikiran lang ng sinulin. Yan lang po yung mga simple tips, brother. Sa mga stack up, akala, tsaka mabigat apakan. Kasi, kaya mabigat apakan, dahil makapal na dito, yung belt niya, banat na. Talagang mabigat po apakan. Kaya may allowance yun eh. Dapat ganyan ang allowance niyan para pag inapakan sa ano, magaang. Pero pag yung belt ay masyadong banat na, mabigat po apakan talaga yun. Yan po sana makatulong doon sa mga baguhan natin sa mga tatiyan. Ito po muli si Tips Brother. Maraming salamat po.